Magandang araw! Ang asignatura natin ngayon ay Araling Panlipunan para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa Quarter 2, Week 7. Alam kong handang-handa ka na. Simulan na natin. Kasanayan, nabibigyang halaga ang pagkakakilanlan ng kultural ng komunidad. Sa aralin natin ngayon, ikaw ay inaasahan na matutukoy ang iba't ibang pagdiriwang sa komunidad at maipapaliwanag ang mga dahilan at kahalagahan ng mga pagdiriwang. Bago tayo magpatuloy, sagutan muna natin ang paunang pagsubok. Lagyan ng kulay pula ang puso kung tama ang isinasaad ng pangungusap at dilaw naman kung mali. Ilagay ito sa sagutang papel. Una, mayroong tatlong uri ng pagdiriwang sa ating komunidad. Ano ang iyong sagot? Tama, dilaw. Pangalawa, ang bagong taon ay halimbawa ng pagdiriwang na Pansibiko. Ano ang iyong sagot? Kung ito ay kulay pula, tama. Pangatlo, ang Santa Cena ay halimbawa ng pagdiriwang na panrelihiyon. Ano ang iyong sagot? Pula, tama kung ito rin ang iyong sagot. Pang-apat, karaniwang may pasok sa paaralan tuwing ginaganap ang pagdiriwang. Ano ang iyong sagot? Tama, dilaw. Panglima, pinahahalagahan ang mga pagdiriwang na ginaganap sa komunidad. Ano ang iyong sagot? Kulay pula din ba? Tama. Marami ka bang nakuhang tamang sagot? Binabati kita. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala at ito ay ating pangpag-aaralan. Balikan muna natin ang nakaraan nating aralin. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. Una, ang pagsunod sa mga alituntunin ng barangay ay makakatulong sa kaayusan ng komunidad. Ano ang iyong sagot? Mahusay kung ito ay tama. Pangalawa, panatilihing malinis at maayos ang komunidad. Ano ang sagot? Tumpak. Tama. Pangatlo, magtapon ng basura kahit saan. Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat, ang tamang pagtatapon ng basura ay hinihiwalay ang basurang nabubulok at di nabubulok. Ano ang tamang sagot? Mahusay, ang tamang sagot ay tama. Panglima, ang health center ay inilaan upang magbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Ano ang tamang sagot? Tumpak, tama. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Mga pagdiriwang sa aking komunidad. Alam mo ba na may iba-ibang uri ng pagdiriwang na idinaraos sa mga komunidad ng ating bansa?
Maraming mahahalagang araw ang ipinagdiriwang sa ating mga komunidad. Ang mga pagdiriwang na ginagawa taon-taon ay tinatawag na tradisyon. Ang mga pagdiriwang ay ilan lamang sa nagpapakilala sa ating komunidad, kaya marapat na atin itong pahalagahan. Mayroon tayong dalawang uri ng pagdiriwang sa ating bansa. Ang mga ito ay pagdiriwang pansibiko o pambansang pagdiriwang at pagdiriwang na panrelihiyon. Pagdiriwang pansibiko o pambansang pagdiriwang, ito ay isinasagawa taon-taon at pinagtibay ng batas. Sa mga araw na ito, nakadeklarang walang pasok sa mga paaralan at tanggapan, maging pampubliko man o pampribado. Ginagawa ito upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makisali at makiisa sa mga programa at pagdiriwang. Pagdiriwang na panrelihiyon. Ito ay ipinagdiriwang batay sa paniniwala at relihiyon. Naging tradisyon na natin ang pagdiriwang ng mga ito, maging sa mga Katoliko, Muslim o iba pang mga relihiyon. Mga halimbawa ng pagdiriwang na panrelihiyon. Ramadan. Ginugunita ang pagkakapahayag ng banal na aklat, ang Quran, kay Muhammad, ang propeta ng mga Muslim. Ito ang panahon ng kanilang pag-aayuno. Mahal na araw. Nagbabasa at umaawit ng pasyon bilang pag-alala sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Araw ng mga patay. Ito ay paggunita sa araw ng mga patay. Ang mga tao ay naghahandog ng mga bulaklak at nagtitirik ng kandila sa puntod ng mga mahal sa buhay. Hari Raya Puasa o Eid al-Fitr. Ito ang araw ng pasasalamat ng mga Muslim sa pagtatapos ng Ramadan. Santa Cena. Isang pagdiriwang sa relihiyong Iglesia ni Cristo bilang paggunita sa banal na hapunan. Pista. Ito ay masayang pagdiriwang na panrelihiyon bilang parangal sa kaarawan ng mga patron. Pasko. Ipinagdiriwang ang araw ng kapanganakan ni Hesukristo bilang paghahanda, nagsasagawa ng simbang gabi sa loob ng siyam na araw bago ang Pasko. Santa Cruzan. Ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Tampok sa pagdiriwang ang Reyna Elena at Konstantino dahil sa pagkakatagpo sa banal na krus. Ati-atihan. Isinasagawa ito bilang pagdiriwang sa kapistahan ng Santo Niño sa Calibo Aklan. Ito ay isang etnikong sayaw na kung saan ang mga kalahok ay pinapahiran ng uling sa buong katawan at ang kasuotan ay tulad ng isang katutubong ati. Narito naman ang mga halimbawa ng mga pagdiriwang pansibiko. Tuwing ika-isa ng Enero, ipinagdiriwang ang bagong taon. Masayang sinasalubong ng mga tao ang pagpapalit ng taon. Ika-25 ng Pebrero. Ipinagdiriwang sa araw na ito ang Revolusyon sa EDSA. Ginugunita ang pagkakamit ng kalayaan sa mapayapang paraan. Ika-9 ng Abril. Ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Ginugunita ang pakikipaglaban ng mga sundalong Pilipino laban sa mga dayuhang Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ika-isa ng Mayo. Ito ang araw ng mga manggagawa. Ipinagdiriwang ng sambayanan ang mga buhay na bayani ng bansa, ang mga manggagawa. Ika-12 ng Hunyo. Ito ang araw ng kalayaan. Ito ang araw na ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila.
Ika-29 ng Agosto. Ito ang araw ng mga bayani. Ginugunita ang kabayanihan ng mga magigiting na bayaning Pilipino. Ika-30 ng Nobyembre. Ito ang araw ni Andres Bonifacio. Ipinagdiriwang ang kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio. Ika-30 ng Disyembre. Ito ang araw ni Jose Rizal. Ginugunita sa araw na ito ang pagkamatay ng pambansang bayaning si Jose Rizal sa Bagumbayan. Nalaman mo ang mga iba't ibang pagdiriwang ng ating bansa o ng iyong komunidad. Ngayon, paano mo ito mapahahalagahan? Sagutan ang mga gawain. Unang gawain, punan ang mga bilog ng iba't ibang pagdiriwang na idinaraos sa iyong komunidad. Gayahin ang graphic organizer sa ibaba. Ikalawang gawain, buuin ang crossword puzzle sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na nasa ibaba. Unahin natin ang pahalang. Tingnan ang unang bilang. Ano ang tawag sa paggunita ng pagkakapahayag ng banal na aklat, ang Quran, kay Muhammad? Tama! Ramadan! Tingnan ang pangatlong bilang. Sa anong buwan ipinagdiriwang ang bagong taon? Mahusay! Enero! Tingnan naman ang ikalimang bilang. Ano ang tawag sa masayang pagdiriwang na panrelihiyon bilang parangal sa kaarawan ng mga patron? Magaling! Pista! Tingnan naman ang patayo sa pangalawang bilang. Ano ang tawag sa pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Hesukristo? Magaling! Pasko! Tingnan ang ika-apat na bilang. Ano ang tawag sa selebrasyon tuwing Mayo na kung saan tampok sa pagdiriwang ang Reyna Elena at Konstantino dahil sa pagkakatagpo sa banal na krus? Mahusay, Santa Cruzan! Tandaan! May iba-ibang pagdiriwang na ginaganap sa bawat komunidad. Ang mga pagdiriwang na idinadao sa bawat komunidad ay iniaayon sa kanilang kultura, tradisyon at paniniwala. May dalawang uri ng pagdiriwang, ang pambansang pagdiriwang o pagdiriwang na pansibiko at pagdiriwang na panrelihiyon. Ang mga pagdiriwang sa komunidad ay nagbubuklod sa mga tao tungo sa pagkakaisa at pag-unlad. Pag-alam sa natutuhan. Bago magtapos ang ating aralin, nais ko munang malaman kung ano ang iyong natutunan. Sagutin lamang ang nasa ibaba. Pangwakas na pagsusulit. Isulat ang titik ng tamang sagot. Pagninilay. Gumupit o gumuhit ng larawan ng paborito mong pagdiriwang na ginaganap sa iyong komunidad. Idikit ito sa loob ng kahon at isulat sa loob ng puso kung paano mo ito pinahahalagahan. Ilagay ito sa iyong portfolio. Binabati kita sa ipinamalas mong galing. Abangan ang ating susunod na video.